Ako po si Jane, lumaki sa Pasig. Nagkaroon ng asawa at dalawang anak. Sabi nila, lahat daw ng bagay ay may kapalit. Ganun din ang paniniwala ko mula nung bata pa. Pinalaki ako na dapat kung ano yung ibinibigay sa akin ay suklian ko pabalik. Kung paano ako itrato ay ganoon din sa anila. At kung pinakitunguhan ako ng masama ay dapat lang na gumanti ako para hindi maapi. Maaga kaming kinasal ng asawa ko. Mga 20 ako noon at 24 naman siya. Aminado naman ako na parehas kaming may itsura pero talagang lapitin ng babae yung asawa ko. Ako naman din ay medyo silosa kaya nung una ay talagang nag-a-adjust siya sa akin. Nagkaroon kami ng dalawang anak. Nung pangalawang anak na namin, medyo tumaba ako. Hindi na gaya ng dati yung figura ko. Tinubuan na nga rin ako ng pimples at medyo naging mukhang manang na rin kakaasikaso sa mga anak. Hanggang sa nakaramdam na ako na medyo nawawala na ng gana sa akin si Mister. Sa mga listeners dyan na may mga asawa na, malamang yung ilan sa inyo alam yung tinutukoy ko, na nawawala na ng gana yung mga Mister nila. Gusto ko man magbalik alindog nun, eh talagang wala na akong oras at energy kakaasikaso sa mga anak ko. Ang kaso, mukhang di lang yun ang problema ko. Noong mga oras na yun kasi, pairamdam ko talagang hindi lang basta nawawala ng gana sa akin yung asawa ko. Ramdam kong sa ibang babae na siya nagaganahan, kaya malamig ang paikitungo niya sa akin. Dati naman kasi ay malambing siya at laging may oras sa akin. Pero kapag umuwi na siya ay laging gabi na tapos diretsyong tulog. Kinabukasan nun, kakain lang at papasok na sa trabaho. Hindi ko alam kung paano malalaman kung sino yung kabit niya o kung meron man. Kasi nga busy ako sa mga bata. Naiinis lang ako kasi mga ilang linggo yung lumipas, mas pumangit at pumakla na talaga yung paikitungo niya sa akin. Mas nadagdagan pa yung hinala ko nun nang minsang makaamoy ako ng pabango ng babae sa kanya. Ayaw ko naman siyang kumprontahin nun nang walang ebidensya dahil ayaw kong mapahiya. Gusto ko yung may ebidensya na ako para talagang hindi siya makatakas. Isip lang ako ng isip nun hanggang sa mapag-scroll ako sa FB tapos may nakita akong online kulam o barang. Nung una, talagang natawa ako. Naisip ko kasi talaga palang high-tech na ngayon, kaya pati pangkukulam at pangmabarang online na. Hindi ko sana paniniwalaan at nag-scroll-scroll lang ako sa page at nag-like. Mas natawa pa ako kasi yung iba halatang scammer lang, tas puro anak yung tawag nila sa mga clients nila. Pero may iba rin na mukhang totoo naman at nagpapakita ng pruweba. Umalis na ako dun sa page nang nagulat ako dahil may nag-message request sa akin. Gusto ko raw bang magpabarang kasi may kakilala raw siya. Tita niya raw pero hindi raw nage-FB kaya siya ang nakikipag-usap sa akin tapos poporsyentuhan daw niya yung tita niya. Sabi niya, e-epekto daw muna bago singil kumbaga. Pwede ko raw sila i-meet up. Akin naman, kung talab muna bago bayad, wala namang mawawala sa akin kung susubukan, diba? Hindi na ako nakipag-meet up kasi pwede naman palang ibigay ang mga impormasyon online. Kahit na medyo natawa pa ako nun, aminado ako na may part sa akin na sana ay totoo para maagantiman lang ako. Sinabi ko yung concern ko na feeling ko ay nagloloko ang asawa ko. Kaya sana ay karmahin yung kabit at magbalik loob sa akin yung asawa ko. May mga impormasyon lang na hiningi sa akin. Pangalan, picture at kung ano pa. Wala namang ipinabayad sa akin, kaya ayos lang talaga. Hindi ko lang sigurado nun kung totoo, kaya medyo kinabahan at na-excite ako. Ilang araw matapos nun, sinabihan na akong nagsisimula na raw yung ritual. Hinayaan ko lang naman, kasi kung may epekto o wala, makikita ko naman. Ilang araw makalipas, nagkwento sa akin yung BFF ko na namamantal daw siya. Medyo kinutuban na ako, pero hinayaan ko muna. Tinanong ko sa namabarang o nang kukulam kung may posibilidad ba na siya yung kabit. Malalaman daw sa susunod na ritual. Tapos nun ay nagparitual ulit at binigay ko na yung picture ng BFF ko. Hanggang sa nagsabi na sa akin yung BFF ko na naglalagas daw yung buhok niya. Doon na sumobra yung galit ko. Hindi ko na inantay pa yung sasabihin ng mamabarang.
Talagang plano ko nang kausapin noon yung mister ko. Halata ko na rin noon na bumabalik yung loob niya sa akin. Nagbibigay pa nga ng mga regalo at laging magana kapag nakikita ako. Pero hindi pa rin noon mapapalitan at matatapalan yung katotohanang niloko niya ako at ang relasyon namin. Kinausap ko siya pagka-uwi tapos sinabi ko sa kanya na patatawarin at pababalikin ko siya kapag nagsabi siya ng totoo. Inamin din naman niya na nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa BFF ko. Sobra po talaga ang galit ko noon. Talagang hindi ko alam kung paano kontrolin yung sarili. Pero tinatagan ko na lang yung loob ko para sa sarili at sa mga anak ko. Hindi ko na pinagpatuloy yung kulam pero nagbayad pa rin ako. Hiniwalayan ko na yung asawa ko kasi alam ko na mauulit lang din na mauulit yung ginagawa niya. Sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. Kinumprompt ako rin yung BFF ko at umamin din siya sa akin. Hindi ko siya pinatawad pero wala na akong ibang ginawa. Sa ngayon ay single mom po ako. Mahirap, oo, pero mas maganda nang maging single mom kesa naman magstay sa isang toxic na relasyon. Hindi ko na ginusto pang bawian sila ng matindi o kaya sirain ang buhay nila. Ang gusto ko na lang ay makamove on at mapalaki ng maayos ang mga anak ko kahit ako lang mag-isa. Isa na lang sila sa malaking lesson sa buhay ko. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Manuel. Gusto ko lang din ipasa sa inyo itong kwentong nakakatakot na medyo nakakatawa. Dati po kasi ay may amo ako na maganda at talagang sobrang sexy. Naging personal driver niya ako. Bago niya lang akong driver noon at ang balita ko maaga pala siyang nabiyuda. May itsura naman po tayo. Kaya kahit papaano ay may lakas ako ng loob para pormahan si Madam kahit na mukhang seryoso siya sa buhay. Wala naman akong masyadong alam noon sa buhay ni Madam kaya hinayaan ko na lang. Panay nga ang porma ko sa kanya, tamang papogi at paangas. Medyo ramdam ko nga na natitripan din niya ako pero di niya lang sinasabi sa akin. Minsan kasi ay mahuhuli ko siyang naatingin sa akin o sa katawan ko. Medyo matipuno din kasing katawan ko dahil batak sa trabaho. Ang kaso, may eepal pala sa dapat sana ay uusbong na harutan sa amin ni Madam. Minsan kasi ay may nagpaparamdam sa akin doon sa bahay niya. Parang may mampapatid sa akin o di kaya kapag pupunta ako sa kwarto ni Madam biglang may magbubukas sara na pinto. Noong una, pinabayaan ko lang. Pero tumagal-tagal, binabangungot na ako na para bang may naasampa sa akin tapos sinasakal ako at galit na galit. Pero hindi ko naman naisip na baka multo yun ang dating asawa ni Madam kaya talagang pinormahan ko pa rin siya. Di nagtagal, medyo nakakagulat din na parang kumaagat na si Madam sa akin. May isang beses na stress ata sa trabaho tapos ay pag-inuman sa akin. Dun medyo napalapit na sa akin at feeling ko nga makakachancing na ako. Nakailang alak na kami at nagkakalasingan na. Hahalikan ko na sana siya nang biglang magulat ako kasi may nakita akong lalaking matanda sa likod niya. Namumutla na mukhang bangkay tapos galit yung itsura. Di ko alam pero napatakbo na lang talaga ako dahil sa kilabot. Inisip ko na lang noon na sana lasing na si Madam para di niya maalala yung mga nangyari. Kinabukasan, pumasok ako na parang wala lang. Kinausap ako nung isang kasambahay. Ewan ko kung bakit. Kita niya daw kasi na parang pinapormahan ko si Madam. Mag-ingat daw ako kasi yung asawa daw noon na matandang namatay kaya raw namatay kasi inatake sa puso. Nalaman na may kabit si Madam. Baka raw di pa natatahimik ang kaluluwa tapos gambalain pa ako. Minsan daw kasi nararamdaman niya yung enerhiya ng kaluluwa dun sa bahay na galit. Tapos nakikita niya pa kami ni Madam na nagkakamabutihan. Tumawa lang ako noon dahil ayokong sabihin na talagang ginagambala na ako. Kaya pala kung ano-ano ang nararamdaman ko tapos binabangungot pa.
Mabuti na lang din at di naman naalala ni Madam yung nangyari nung nagkainuman kami. Kaya nagpanggap na lang din ako na walang alam. Awkward din naman kasi nasabihin na tsa-chancing sana ako, kaso nagpakita yung dead husband niya. Ilang araw matapos yun ay nag-resign na lang ako. Talagang aral yun sa buhay ko na huwag basta-basta kumalantari ng kung sino-sino. Baka kasi mamaya ay multuhin ka pa ng dating asawa nila. Noong bata ho ako, akala ko ay perpekto na ang buhay namin. Masaya naman kasi noon ang pamilya. Isang nurse si mama pero naging full-time na lang sa pag-aalaga sa amin. Habang si papa naman ay nagtatrabaho noon sa isang company ng mga appliances. Tatlo kaming magkakapatid at talagang hands-on ang mama ko sa pag-aalaga sa amin. Todo effort siya para magmukha kaming maayos at hindi maapektuhan ang kalusugan. Mabait din naman si Papa at nasusustentuhan kami ng maayos kahit pa na siya na lang ang nagtatrabaho nun. Akala ko talaga nun ay masaya at perpekto na ang pamilya namin. Pero may sikreto pala ang isa sa amin na nakapagpabago ng buhay naming lahat. Tawagin niyo na lang akong Tala. Tanda kong nagsimula ang lahat nung grade 6 pa lang ako. Gaya ng sabi, maayos naman ang pamilya namin nung una. Nakakakain pa nga kami sa labas. Hindi nag-aaway-away sa bahay at magaan ang aming buhay. Nabibigyan kami ng oras ng aming magulang, pero kalaunan ay unti-unti pong nagbago yung mga bagay-bagay sa amin sa pamilya namin. Nung una, napansin kong unti-unti nang nawawala ng oras si Papa sa amin. Hindi na kami nakakalabas tuwing Linggo na siyang nagsisilbing family day namin. Yung kuya ko noon medyo napapabarkada na, kaya okay lang sa kanya. Tapos yung kapatid ko na bunso ay baby pa nun. Kaya halos ako ang pinaka naapektuhan pag wala kaming family day. Inaabangan ko kasi talaga yun. Kapag tinatanong ko si mama nun, sinasabi niya na lang na busy raw kasi si papa sa trabaho. Pero kahit bata pa ako nun, ramdam kong hindi totoo yung sinasabi sa akin ni mama. Para bang di niya alam kung bakit laging busy si papa. Tumagal ng tumagal. Lumala nang lumala yung mga pangyayari kay Papa at sa bahay. Halos hindi na nga siya nun umuwi, tapos hindi na rin ata nakakapagbigay kay Mama kasi ramdam kong nagigipit na kami sa bahay. Minsan din ay may mga dumadating na naniningil ng utang kay Mama sa bahay, tapos tinataguan na lang niya at inuutusan akong sabihin na kunwari ay umalis siya. Wala naman kasing trabaho noon si Mama kasi nga nag-resign para alagaan kami ng maayos. Tapos kapag umuwi nun si Papa, madalas na sinusungitan niya kami o di kaya ay nasisigawan, lalo pag manghihingi kami ng baon. Kaya sabi sa amin ni Mama, gagawa na lang daw siya ng paraan at huwag na kaming manghingi muna kay Papa. Nagtaka na ako nun kasi di ba dapat si Papa ang bumubuhay sa amin. Kawawa naman kasi si Mama kung ako-ako na niya lahat ng mga trabaho sa bahay tapos siya pa sa gastusin. Pero hindi naman ako pwedeng makialam nun kasi nga bata pa ako at bawal akong makisali sa usapan at desisyon ng matatanda. Yung kuya ko nun, dama ko na may galit kay Papa. Hindi na kasi niya pinapansin at parang iniismiran niya kapag nakikita. Siguro dahil sa paikitungo ni Papa kay Mama. Dumating na sa pagkakataon na dinig na naming nag-aaway sina Mama at Papa. Nagkaasigawan na sila sa sala habang ako nagpapatahan kay bunso. Si kuya nun nasa labas, nasa mga barkada niya. Umiiyak na rin ako nun kasi unang beses ko yun na marinig silang nag-away. Mas natakot pa ako nung marinig ko na sumisigaw si mama na parabang sinasaktan na siya ni papa. Grabe na yung kabog ng dibdib ko kasi natatakot na ako nun para sa kalagayan ni mama. Umiiyak na nga rin ako kasi hindi ko naman maiwan si bunso. May narinig pa akong nababasag, tapos bigla akong narinig na pumasok si kuya at nagalit kay papa. Nagsisisigaw siya at parang nilalabanan niya si papa kahit di pa ganun kalaki si kuya nun. Di man halata, pero mama's boy din kasi talaga si kuya since si mama nga talaga ang nag-aalaga sa amin. Ang hindi ko makalimutan nun na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin yung sinabi ni kuya kay papa.
Ang sabi niya, hinayaan na nga kita na may kabit ka, di ba? Kabit mo yung mama ng tropa ko. Wala ka talagang hiya, pati si mama, sasaktan mo pa. Hindi ka namin kailangan at wala kang kwentang ama. Hindi ganong eksakto, pero kuha nyo na siguro. Palaging tumatakbo sa utak ko yung mga katagang yan na sinabi ng kuya ko. Kasi yan talaga yung nagsimula ng pagbabago sa buhay namin. Narinig ko noon na parang sinapak si kuya, tapos pumasok si papa sa kwarto na galit at pinagmumura kami. Kinuha yung mga gamit niya at umalis ng bahay. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita ko na umiiyak pa rin sa sahig si mama, hindi maapagsalita. Tapos si kuya, kumuha ng yelo para sa sugat ni mama na ginawa ni papa. Sa musmus na edad, nahirapan na akong panghawakan kung anong gagawin sa sitwasyon na yun. Hindi ko akalain na may kabit pala si papa. Sumakabilang bahay kumbaga. Kaya pala ganun siya umasta kay mama at sa amin. Hindi ko akalain kaya niya palang gawin sa amin yon nang ganun-ganun na lang. Lalo na kay mama na wala namang ginagawang masama sa kanya o pagkukulang. Ilang araw pa noon ang nagdaan, si kuya ang kumausap kay mama tungkol sa abit ni papa. Hindi na namin halos makausap ng maayos si mama kasi laging tulala. Pero kahit pa na ganun, ilagi pa niya rin kaming inaasikaso pagdating sa pagkain at nagiiwan pa ng pambaon. Naiiyak na lang ako palagi kasi naawa ako noon kay mama. Ganoon siya kabait at karesponsable, tapos lolokohin lang. Hindi na talaga kami sinustentuhan ni papa. Pero ang pinaka nakainis at nakadiri pa ay nagawa pa nilang dumaan ng kabit niya sa bahay para daw kunin yung mga gamit na binili ni papa kasi ibibenta nila para magkapera. Halos magwala noon si mama. Hindi siya tumigil sa kakaiyak pagkatapos. Buti na lang din at wala si kuya nung nangyari yon dahil baka pati siya eh mapaaway na talaga. Ako dati na sobrang taas ang tingin kay papa, biglang naging sobrang bagsak. At talagang nasuklam ako na siya ang naging tatay ko. Kahit siguro tumanda na ako ay hindi ko siya mapapatawad. Noong mga panahon na yon, eh mas napabarkada si kuya at laging lasing kung umuwi. Siguro ay na-stress na sa bahay kaya naghahanap ng kasiyahan sa labas. Si mama naman ay palala ng palala. Minsan nakikita ko siyang nagsasalita ng mag-isa. Parang nagpapanggap siya na masaya pa rin ang pamilya namin. At masaya kaming kumakain sa pagkainan. Hanggang isang araw, dumating na yung pinaka kinatatakutan ko. Nagising ako noon dahil sa iyak ng bunso namin. Hindi naman yung dating ganun kasi napapatahan agad ni mama tuwing umiiyak. Pagtingin ko sa kwarto, halos manghina ako at hindi makahinga dahil sa nakita. Si mama, nakasabit, nakabigti at dilat pa ang mga mata. Gusto ko na lang mahimatay noon dahil hindi ko alam kung sisigaw ba ako, iiyak, tutulungan si mama o ano. Ilang minuto rin akong nakaupo sa sahig hanggang sa tumakbo na ako kay kuya. Hinayaan ko na lang na siya ang mag-asikaso ng mga bagay dahil hindi ko na talaga kinaya. Iyak na lang ako ng iyak noon sa kwarto. Sinubukan pang andalhin sa ospital si mama pero talagang binawian na siya ng buhay. Hindi ko na alam ang gagawin noon at pati ako. Gusto ko na lang din mawala noon sa murang edad. Nung mga panahong nakaburol si mama, ni hindi man lang dumalaw si papa. Si kuya nag-stop pa sa pag-aaral at nagtrabaho para sa amin ni bunso. Hanggang sa ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang itsura ni mama habang nakabigti siya. Minsan sa sala o sa kusina ay nakikita ko si mama na nagsasalita mag-isa. Pero hindi takot ang naramdaman ko, kundi galit. Galit kay papa na sinira ang buhay namin sa taong iniwan ng kanyang masayang pamilya para piliin ang pagkakamaling hindi naman nagdulot ng maganda sa kanya, lalo na sa amin. Kahit pa siguro sabihin sa akin na kadugo ko naman siya at tatay ko naman kaya patawarin ko na, ay talagang hindi ko kayang gawin. Pakiramdam ko hanggang hukay ay dadalhin ko ang sama ng loob ko sa kanya.
todo effort siya para magmukha kaming maayos at hindi maapektuhan ang kalusugan. Lalo pag manghihingi kami ng baon. Kaya sabi sa amin ni Mama, gagawa na lang daw siya ng paraan. Pero hindi naman ako pwedeng makialam noon kasi nga bata pa ako. Hanggang sa nakaramdam na ako ng medyo nawawalan na ako ng gana, na nawawalan na ng gana sa akin si Mister. Gusto ko man magbalik alindog noon, talagang wala na akong oras at energy.